Magandang umaga po. Meron na naman tayong isang kabayan sa Riyadh, sa Saudi Arabia, ang nawawala noong April 21 at napag-alaman mula mismo sa employer na siya ay hinuli ng mga otoridad dahil sa umano sa pagbebenta ng illegal na droga. Alam niyo po, maraming beses na po tayong nanawagan na itong mga bagay na illegal ay huwag po nating gawin. Lalong-lalo na itong pag-involvement sa mga illegal na droga. Alam niyo naman po, sa Pilipinas ay mahigpit at talagang matindi ang parusa dan sa mga nahuhuli sa paggamit o pag-aangkat o pagbebenta ng mga illegal drugs. How much more dito po sa gitnang silangan, lalo na po sa Saudi Arabia na napakahigpit po. At talagang yan po ang isa sa malaking krimen na ayaw ng kaharian. At ito, meron pa rin tayong ilang mga kababayan ang nai-involve sa ganitong klaseng mga gawain. Maawa po kayo sa inyong pamilya. Yung pong mga nag-message sa akin kanina at nakausap ko sa video call ay ilan sa mga kasamahan at kakilala ng nasabing worker. Kawawa po ang inyong pamilya pag may nangyari po sa inyo. Alam niyo, mabigat po ang kaso ng illegal drugs. Matagal na po natin yan sinasabi. Matuto po tayong mamuhay na marangan. Huwag po natin ipakain sa ating mga mahal sa buhay ang perang galing sa mga illegal na gawain. Lalo-lalo na po itong droga na alam po nating pinakamabigat po na krimen. Kaya pakiusap ko po sa lahat ng mga kababayan din, hindi lang po sa Saudi, kahit saan man po, please, ayusin po natin ang ating mga sarili. Huwag po kayong gumawa ng mga illegal na bagay. Alalahanin po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Itong nangyari na ito sa isang OFW na nahuli at napag-alaman nga, ayon doon sa kwento ng kasamaan sa trabaho ng worker, na in-inform mismo ng employer sa kanila na si kabayan ngayon ay nakakulong na. At ang sabi ng employer, malaking parusa daw ang naghihintay sa nasabing kabayan. Nakita niyo po yung resulta ng ginawa ni kabayan. Harinaway maimbestigan at matulungan, nabigyan na po natin ng instructions yung pamilya, yung mga kaibigan, kung anong gagawin para makahingi ng tulong, para magkaroon po ng representation. Pero sana nga, hindi totoo yung akusasyon sa kanya. Pero paano kung totoo? Ito po si Kabong. Naway, mayroon po yung tutunan sa usapin na ito. Maraming salamat po.